Ayan mga vlogs, magandang umaga, gabi at hapon kung saan man kayo naroroon. Dito tayo sa ating Gab TV, Thursday morning, off pa tayo ng work. 1 week ako nagpa-off eh. Kasi may mga task tayo na dapat gawin. Dahil ma-hit and run tayo dun sa nandito tayo sa hotel ng sa Stony Plain, Alberta. Ayan. So, ayan mga kulags, so mapaligid natin ay masyadong maano pa rin. Tawag nito, mausok. Ikot lang tayo. Magtatanghalian pa eh. So, nga pala, no? I'm testing the GoPro Hero 11. It's on sale kasi ngayong September ata may bago na silang GoPro Hero 12. So they're trying to get rid of it maybe. So it's on sale for regular price $539 and it's minus $60. Kasama na yung stick tsaka yung 64GB na micro SD and dalawang Enduro battery, which is better than the blue one, yan o, sa mga Hero 10. Yan, so itry natin kung ano, post production, post edit eh maganda eh, mukha namang maganda to kaysa GoPro Hero 10, I guess. It's faster processor. Ayan o. Tapos, may mga evacuation order na. Tsaka, ngayon pala may July 13, ano. May, yung inon ko yung TV. Meron daw tornado warning sa Western Quebec, tsaka Ottawa area. Tsaka sa may bandang east. May severe thunderstorm warning, you know. So summer na summer at ganito ang ating paligid, masyadong mausok. Baka pagka ma-inhale mo palagi ito pagka nag-work ka sa labas eh, in long term baka magkaroon ka ng sakit ba sa ano, sa baga. Ayan, kaya dapat ay alagaan yung health, magsuot ng I guess N95 mask para maprotektahan ng inyong baga. Ayan, magbabasketball sana ako dyan eh, kaso mausok eh. So ano, umikot lang ako dito para magliwaliw dahil wala tayong magawa. Ayan o, green na green na yan o. So tataka kayo kung bakit yung kamay ko eh parang ano, may puti. Sa mga hindi nakakaalam, na aksidente yung kamay kong yan sa bonfire. Parang nagmadali ako, gusto kong magbuga agad ng apoy ang bonfire. So yung from the jerrycan, binuhos ko yung gas, tumawid yung gas sa kamay. Nabasa yung kamay ko ng gas. Tapos, ayun, so yung jerrycan eh, parang may umaapoy. So hindi ko namalayan na kamay ko na rin palang umaapoy. So in hospital ako, na emergency ako nun. Almost 3 years ago na yun. So, medyo matagal-tagal na rin. Kaso nga lang, yan, may scar tayo. Ayan. So, naririnig niyo yung mga vlogs. Ayan o. Parang, tawag nito, Woody Woodpecker. Ayun yung ano, yung isang ano ba yun? Squirrel ata yan.
Oo, nakikita nyo. Gumagalaw eh. Yan. Banda ron. Yan. Yun. Tumahimik ah. Parang alam nyo nandito tayo. Yan. Yan mga ka-vlogs. Punta tayo dito pagkakain. Dito, pumupunta yung mga may mga camper. Nagka-camp out sila dyan. May mga nakikita akong mga basura dyan ng mga McDonald's minsan eh. Ayan. So, dito pala tayo nagtanong ng yung repair para sa likod natin. Ayan. And dito yung parang collision center. So, August 3 pa daw nila makikita o matitignan pala magbigay ng quote. Tapos baka bandang October pa raw nila magagawa. Ang dami rin palang ano mga pasyente yung mga collision center ano, mga pasyente nila mga nasirang ng panel ng mga banggaan siguro. Yan. Tsaka yung mga minsan yung mga tawag nun, yung vandalism. Yan yung mga yung keyhole minsan inaano nila sa side, sa parking lot lalo na pagka nasa parking lot kayo ng Walmart ganyan, superstore. Yung ibang pagka medyo malapit ka sa kotse nila eh, parang minsan pasimple nilang inaano yan eh, i-scratch yung with the key nila. Kaya ngayon siguro kaya pinalitan na yung key na parang remote na. Pero may mga manual pa rin yun na opening yan. Kasi marami atang ginagamit yung key na para i-damage yung mga paint ba. Key scratches. Ayan. So, ayan, makita nyo pa rin ang very ano, smoky ang paligid natin dahil merong ano rito, forest fire na lapit 15 kilometers away daw eh. So napakalapit lang noon, kaya yung mga abo nakikita nyo sa mga kotse na kapark. Tsaka pag ganitong naglalakad-lakad ka, parang inamoy mo nga yung mga usok na parang nagbo-bonfire sa tabi. Ngayon may fire ban ngayon eh, the whole province, kasi nga parang ang dami ng lightning nung weekend, parang 200 something yung lightning na nag-cause ng forest fire. Tapos yung mga meron din yung human cause eh. Mga 12 bata something yung article na nabasa ko sa dyaryo, sa internet. Yan o, sa Google News. Yung sa phone. Ayan mga ka-vlogs. Dito tayo ulit. So nga pala no, shoutout kay Angelica at saka kay ano ba yan? Cristiano, Katoliko. Ano? Ano ba ang mas best na kumpanyo na pet? Aso o pusa? Comment below. May Esme, mahilig sa cat. Ako naman eh, ako mahilig din ako sa dog. Kaso pag winter, yan ilalabas mo. Pagka madaming ano, responsibilidad pa, parang ba maliit na bata eh, may mga maliliit na anak pa naman ako. So pagka lumaki na siguro ang mga anak ko,
Yan, siguro pagka dependent na sila, hindi na sila maasa sa ating mga magulang, sa amin, sa mga magulang nila, eh baka kumuha tayo ng aso. Yan, ano kaya mas magandang breed ng companion ng aso? Yan. Gaya siguro ng aso ni Kainags, American XL, Bullies, well, Bully or Bullies. Yan. Gusto ko rin yung ano eh, mga German Shepherd. Kaso baka masyadong mabalbon yun. Ano pa ba? Basta yung medium size dog lang, hindi na masyadong maliit, hindi masyadong kalakihan na parang St. Bernard. Yung medium size na companion, madaling alagaan. Pero siguro mga ano kaya, police dog. Hindi ko pa masyado alam yung mga breed na yan, pero I'm curious. Pagka meron ka ng mga alagang mga ganyan, saka mo malalaman. Yan. So, yung mga pusa namin eh, parang mga breed yun. Mga ano lang naman yun eh, nabigay. Yan. Kasi yung isa, si Toya, yung malaki, ano yun eh, parang napulot sa parking lot ng kaibigan namin. Kaya yun, yan o, inadapt namin. Okay, dito na tayo, kablogs. Dito tayo sa Walmart. Gusto ko muna yung mask ko. Tingin tayo ng bike. Maliit na yung bike ni Cleans. Tingin tayo dito. Yung mga nakita kami sa ang tawag nito, Walmart, na ano ko yun, nawala ako sa Facebook Marketplace. At yan. Pero tingin muna kami dito kasi 150, ano na, andyan na. Brand new na, di ba? So, seasonal sa Walmart. Tapos, yan yung mga bike nila. Marami din selection sa ano eh, sa Canadian Tire. Pero parang may mga mas mura dito. Kasi hindi naman buong season gamitin eh. Mga ilang months lang. So, yan. This one? All the mics are over here. Yeah, we look at, I don't know where that 26 inches is. Because we all saw 24 inches. We need help to find it. Hindi naman ko, basta ano, basta malaki. Okay lang. Basta malaki. Okay. 150. Ah, meron. 24 lang ata yun eh. Ito. Hindi na out of stock. 26 inches are out of stock. That one? Yeah. And the rest of them are online. You can order online. Sa yung nakita namin sa ano, online lang pala yung order. So, Canadian Tire, mga kablogs, kung merong bike na makita tayo. Yan. Dami na, for sale. Itong outside data yan. Dito tayo, mga kablogs. Baka may mga sale, oh.
tingnan mo dito. Yung mga pulay-pula, sail ata, yung mga ganyan. Naka-sail. Ito, merong ano. Ito, 26-inch. Kami, ang tarang na suspension. 240 lang. Nitro. 26-inch? 26. Dito. Ito 27-inch. Ito may suspension na sa likod tsaka dito sa harap po. 279. Dual suspension. Come on, dumi eh. Wow. I-forward ko lang konti. May ano yung seatbelt to, yung seatbelt. Alisin yung mga dito muna. Ayan. 293 with tax. Dual suspension. 27.5 inches. Tayo na mo. Chalas? Chalas. Kailan mo i-adjust to? Okay na yan. Tayo ko ibaba muna naman. Like ipantay ko nila. So ay mga vlogs. Gandito na lang ating vlog. Diyan na si Clint so. Ayan. Tuwan-tuwa. From small bike to big bike. Ayos. Salamat sa mga nag-like, nag-subscribe. At kita-kits.